media ay yung social networking site. At nabibilang po dito sa social networking site na tinatawag ang Facebook. Sino may Facebook sa inyo? Okay. Pangalawa po, ang LinkedIn. Sino may LinkedIn para po sa mga professional, mga teachers? Ayan si Sir, may LinkedIn. Napaka-importante po sa mga teachers na magkaroon po kayo ng LinkedIn kasi maaari po kayong, halimbawa sa Amerika, sa New Zealand, maaari po kayong magkaroon ng pagkakataon na makapagturo sa ibang bansa o makapunta sa ibang bansa sa pamamagitan ng LinkedIn. Ang LinkedIn po kasi isang social networking site na kung saan ang gumagamit po nito 100% professionals. Ganun din po sa PNP, sa mga Philippine National Police, napaka-importante po ng LinkedIn. Kasi nililink po nito ang lahat ng mga professionals sa buong mundo. Ang kasunod natin na social media platform na tinatawag ay yung micro-blogging sites. Pag sinabing micro-blogging sites, isa doon ang Twitter. Sino may Twitter sa inyo? Ilan lang ang may Twitter? Sino ang may Tumblr? Yung dalawa na yun na platform, ang tawag doon ay micro-blogging site. Yun ay isang platform din na tinatawag na social media. So, tanda. Meron din naman tayong blogging sites. Kung kayo ay mahilig magsulat ng mga stories, mahilig magsulat ng mga blogs, mahilig magsulat ng mga articles, meron din mga platforms na ginagamit. Isa na doon ang WordPress. Sino may WordPress? Alam nyo ba na maaari kayong kumita sa pagkakaroon ng WordPress? Sapagkat kapag nag-submit po kayo dyan ng inyong mga articles, maaaring magkaroon ng advertisement yung inyong article at maaari po kayong kumita. Dapat kung kayo ay magiging responsible user ng social media. Ang isa pa po dyan ay yung Blogger. Isa po itong website na kung saan ito yung portal na ginagamit ng mga blogger. Ang blogger, B as in boy, that's blogger. Pag blogger, in form of writing online. So nagsusulat kayo ng articles online, ang tawag doon is blogging. Ayun, so pwede kayong gumamit ng blogger. And yung next natin is Wattpad. So marami ako sa inyo na nakikita na Facebook account nakalagay where do you work? Nakalagay Wattpad. Naiintindihan nyo ba yung Wattpad? Kaya alam, mas masakit yung nakikita ko. Where do you work? Sa puso mo. Yeah. Eh di sa puso mo. Nakalagay pa. Ina-unfriend ko kaya yung mga ganun. Sorry. Meron din naman tayong tinatawag na photo sharing sites. Ang number one dito ay yung tinatawag na IG. Ano yung IG? Instagram. So, photo sharing yon. Ang trabaho ng site na yon is yun yung platform na ginagamit natin sa pag-share ng ating mga photographic memories. Yung ating mga nakukuha from our travel, from our vacation, sa ating pang-araw-araw na buhay, yung mga pictures natin na yon, dito natin sinishare sa IG or Instagram. Okay? Ang masunod ng Instagram ay ang Flickr. Ito naman mga Flickr, kapag kayo ay mga professional photographer, magsasubmit lang kayo ng photo ninyo dito. At alam nyo ba na pwede kayong kumita sa Flickr kung magaling kayong kumuha ng photo?
isasubmit niyo lang po sa Flickr. And kapag meron pong bumili ng photo na yon, like for example, yung mga advertising companies, binibili po nila yung picture. Pag yung picture nyo ang isa sa nabili, alam nyo po ba, $35 ang halaga ng isang picture sa Flickr. Ganon, kamahal. So, kung responsible kayo sa paggamit ng social media, at kung ang social media ay tinitingnan ninyo in the future bilang pagkukunan ng inyong income, at ang social media ay na mag-utilize ng inyong talent, kikita kayo sa social media. Our next is Pinterest. Saan ba natin ginagamit ang Pinterest? Sino po ang may Pinterest sa inyo? Si Ma. Sa Pinterest, paano ginagamit ang Pinterest? Halimbawa, magsesearch ako ng layout ng t-shirt. Papapatatak ako ng layout ng t-shirt. Gusto ko ng magandang print. Ang pupuntahan ko is yung Pinterest. Doon ako maghahanap. O di kaya, maghahanap ako ng magandang design ng cake. Ang pupuntahan ko ay Pinterest. Itatype ko lang doon yung cake. O di kaya, maghahanap ako ng madamdaming hugot na mga hugot sa Pinterest. Pupunta lang tayo dito sa Pinterest. So, itong Pinterest, malaking tulong sa inyo itong mga estudyante, lalo na sa research at sa paggagawa ninyo ng project. Kaya I suggest mag-create kayo ng Pinterest na social media account ninyo. So sana, pag-uwi ninyo, pag may internet kayo, download kayo ng application ng Pinterest. Lalo na po yung mga project nyo sa nung time natin kasi is technology and home economics. Anong tawag ngayon? It's TLE. TLE. Yan. Makakatulong po ng malaki sa inyo yung Pinterest. Okay? Ang next natin is yung Snapchat. Snapchat. Kung mahinig kayo sa mga walkie-walkie face photos, yung mga nilalawit-lawit ko yung gila ninyo, may mga body-body. Meron, kung meron tayong photo sharing na tinatawag, meron din naman tayong video sharing sites. At number one doon ang YouTube. Alam niyo po ba na ang YouTube, maaari din po kayong kumita ng dollars buwan-buwan sa YouTube kung kayo ay responsible social media account owner. Malaki po. Nagkakagulo po ang buong mundo dahil po sa mga advertisement na nilulord ng mga advertiser sa buong mundo dito sa website na ito na YouTube. Isa ito sa pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng mga vloggers itong YouTube. Okay? Ang next natin is yung Periscope. Itong Periscope naman po ay ginagamit ito sa mga live streaming. Natandaan nyo yung mga social media kung ano ang mga gamit nito? Ano yung example ng social networking site? Facebook. Example ng microblogging site. Example ng video sharing site. YouTube. Yan, ang galing. Okay. Tatandaan ninyo,